Natatandaan niyo pa ba ang larawang ito? Taong 2012 nung nag-viral ang family picture na ito. Makikita ang guwapo at maganda ang mag-asawa, ngunit ang kanilang mga anak ay iba ang itsura. Nung kumalat ito sa internet, ito ang caption, "Plastic surgery, you can't hide it forever." At ang kwento ay dinimanda di umano ng lalaki ang kanyang misis dahil inilihim nito ang pagpaparetoke ng mukha. Nabisto lang daw ang totoong itsura ng misis nung isinilang ang kanilang anak. Naging tampula ng katatawanan ang larawang ito at maraming netizens ang nag-akalang totoo ito. Pero alam mo ba, ang kwentong ito ay isang malaking fake news. Pero dahil sa meme na ito ay nasira ang buhay ni Heidi Ye, ang babaing nasa larawan. Ayon sa kanya, dahil sa meme ay nawalan siya ng mga trabaho. Nasa 4 million New Taiwan dollars o nasa 7 million pesos na potensyal na kita daw ang nawala sa kanya. Hiniwalayan din siya ng kanyang boyfriend at marami ang hindi na naniniwala na natural lang talaga ang kanyang ganda at hindi siya nagparetoke kailanman. Higit sa lahat, nagdulot ito ng stress at depression sa kanya. Hindi na siya nakakatulog at madalas na umiiyak. Pero ano nga ba ang katotohanan sa likod ng larawang ito? At kamusta na kaya si Heidi ngayon? Una sa lahat, hindi naman talaga totoong pamilya ang nasa larawan. Si Ye Wan Cheng o Heidi Ye ay isang Taiwanese model. Nagsimula siya noong 2010. Dahil sa kanyang angking kagandahan, mabilis umunlad ang kanyang career at nakatanggap siya ng mga modeling jobs mula sa mga sikat na brand ng fast food, beauty products at gadgets. Pero ang kanyang bangungot ay nagsimula taong 2012 nung kinuha siya sa isang photoshoot para sa print ad ng isang plastic surgery clinic. Ito ay para makumbinse ang mga customer na magpa-plastic surgery sa clinic na ito. Family portrait ang tema ng photoshoot. Gumanap si Heidi bilang misis, kasama ang isang lalaking modelo na gumanap bilang kanyang mister, at tatlong batang gumanap naman bilang kanilang mga anak. Iba ang itsura ng mga bata sa larawan dahil inedit lamang ang kanilang mga muka para lumiit ang kanilang mga mata at maging sarat ang kanilang mga ilong. Ito ay para ma-emphasize na ibang-iba ang itsura ni Heidi at ng lalaki sa kanilang kunyaring mga anak. Sa original na advertisement, ito ang nakalagay sa caption, "The only thing you'll ever have to worry about is how to explain it to the kids." Malinaw sa pinirmahang kontrata ni Heidi na ang larawan ay para lamang sa isang hindi pinangalanang plastic surgery clinic. Tanging sa mga magazines at newspapers lang din ito ilalabas. Pero hindi alam ni Heidi na pinayagan pala ng agency na kakontrata niya ang J. Walter Thompson o JWT na gamitin ang larawan nila sa isa pang plastic surgery clinic na Simple Beauty. Pinost ang larawan sa website ng clinic na ito at sa Facebook page ng JWT. Mabilis na naging meme sa iba't ibang social media websites ang larawan at ang caption ay nagbago na. Ang sabi, "Plastic surgery, you can't hide it forever." At mas lalong lumala ang sitwasyon nang may isang tabloid sa China ang gumawa ng fake story gamit ang larawan. Ang storyang ito ay una nang lumabas noon pang 2004 at ngayon ay ikinakabit sa larawan nila Heidi. Ang kwento ay idinimanda at diniborsyo daw ng mister na nasa larawan ang kanyang misis dahil inilihim nito ang pagpaparetoke ng mukha. Nagdemand daw ng 1 million yuan ang mister bilang danyo sa panluloko ng misis. Mabilis na kumalat ang fake news na ito at pati mga major news outlets sa US at UK tulad ng MSN, Fox News at Huffington Post ay pinick up ito ng hindi nagsasagawa ng fact-checking. Dahil sa fake news ay maraming job opportunities ang nawala kay Heidi. Kapag nalaman ng ad agency na siya yung nasa plastic surgery viral meme, maliliit na modeling job na lang ang nakukuha niya. Bukod sa career, nakaapekto din ito sa personal niyang buhay. Sa mga bago niyang kakilala, wala nang naniniwala na natural ang kanyang ganda. Marami ang nagtatanong kung siya ba ay retokada. May hinala din si Heidi na ito ang dahilan kaya nakipaghiwalay ang kanyang ex-boyfriend.
boyfriend dahil sa kahihiyan. Upang wala nang matulad sa sinapit niya, naglakas loob si Heidi noong 2015 na magpatawag ng press conference upang i-anunsyo na sasampahan niya ng kaso ang JWT at ang clinic na Simple Beauty. Nakasaad sa kanyang reklamo na nilabag ng JWT ang napagkasunduan sa kanilang kontrata na sa magazine at newspapers lang lalabas ang larawan, pero lumabas ito online. Bukod dito, wala din sa kontrata na gagamitin ng ibang clinic ang larawan. Kalakip ng demanda, humihingi din si Heidi ng 5 million New Taiwan dollars bilang danyo sa perwisyo, stress at depression at mga naudlot niyang modeling jobs. Pero ayon sa kanya, hindi naman daw talaga pera ang kanyang habol, kundi ang linawin na ang kwento tungkol sa larawan ay hindi totoo at para mapanagot ang mga kumpanyang sangkot. Pero matapos ang malaking press conference na iyon, wala nang naging balita sa kung ano ang kinahinatnan ng sinampanyang demanda. Sa kasalukuyan, naninirahan na ngayon si Heidi sa Nantou County sa Taiwan kasama ang kanyang anak na lalaki. Hindi na siya nagmomodelo pero nagpo-promote siya paminsan-minsan ng mga beauty products. Base sa post niya noong 2019 sa Facebook, isa na siyang office worker sa kumpanyang Family Mart. Ang kwento ni Heidi Ye ay nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang maging responsable sa ating ipinopost sa social media. Dahil maaaring ito'y ikakapahamak mo o ng ibang tao. Ika nga, think before you click. Kung nagustuhan nyo ang content natin today, mag-comment ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!